hindi ko po maramdaman yung pagmamahal po ng tatay na labis ko po inaasam-asam na 20 years. Kung usapan na po sir, noong August 31, ang sabi niya po sa tuko na daw po ituloy kung ano na daw po yung apelyedo ko, yun na lang daw po. Pagka po hindi pumayag, hindi na po magiging otomatiko ang karapatan ng bata na gamitin ang apelyedo ng ama. Ang hukuman ang mag-uutos sa ama na ipagamit ang kanyang apelyedo at kilalanin ng ama yung bata. Pag nagkapareho naku, yung estilo ng DNA ng ama at saka anong anak, ay kahit tumanggi si ama, huli ka. Tuloy mo lang, makapagtapos ka. Pag-isipan mo na. Pagka nakapagtapos ka na, balik ka dun sa tatay mo, sabihin mo, Pa, nakapagtapos ako. Kahit na napakawalang hiya mong tatay ka. Maswerte ang maraming anak na kapiling ang kanilang mga magulang. Nagagabayan sa paglaki at nagbibigyan ng sapat na atensyon at pagmamahal. Pero may ilan nangungulila sa atensyon ng kanilang ama at ina. Gaya ng 21 anyos na si Joshua. Mula Maynila, lumuwas sa North Cotabato para personal sanang makausap ang kanyang ama, ang kanyang hiling. Payagan sana siya ng kanyang ama na gamitin ang apelyido nito. Pero meron daw kumukontra sa hiling ni Joshua ang bagong asawa, as in sawa, ng kanyang ama. Buong detalye ng sumbong. Panorin. Bilang isang anak, karapatan ng bawat kabataan ang kalinga ng kanilang mga magulang. Responsibilidad ng bawat ina at ama na bigyan ng tahanan, damit na masusuot, pagkain at kaalaman ang kanilang anak. At higit sa lahat, maranasan ang pagmamahal ng isang magulang. Lumapit sa hashtag ipabitag mo ang isang 21 anyos na si Joshua Possession. Nagkakait po sa akin ng aking ama, ang aking pong karapatan na dalhin po ang kanyang apelyedo. Mula sa Maynila, lumipad sa North Cotabato si Joshua para puntahan at makausap ng personal ang kanyang ama na si Leonard Pasioles. Tanging hiling ng nagsusumamong si Joshua, gusto ko lang na ibigay sa akin ni Papa ang kanyang apelido. Pero tugon ng ama sa anak, itatanong pa raw muna niya ito sa kanyang bagong asawa. Tapos yung araw na po na usapan namin, napipirma na po siya, ang sabi niya po sa akin, huwag ko na daw po ituloy yung pagpapalit ko po ng apelyedo. Ang sakit lang po isipin sir na wala pong sustento ang aking ama ng 21 years tapos hindi niya po maibigay sa akin yung karapatan ko po na madala po yung apelyedo niya. Pero ang problema, bigla raw nag-iba ang ihip ng hangin. Tumanggi ang kanyang ama sa kanyang kahilingan. Papa, sana kahit konting pagmamahal lang, naparamdam niyo po sa akin kasi po 21 years po nanapanan po po yung kahilingan ng ama. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Linya ng telepono, ito yung anak na nagsusumamong, nabigyan siya ng apelyido ng kanyang ama, si Joshua Possession. Okay? Joshua, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, Sir Ventul. Alright. Joshua, ano bang apelyido ng ama mo? Pasioles po, sir. Opo. Yung bang dinadala mong apelyido mo ngayon, apelyido ng nanay mo? Opo, sir. Nabibisita mo ba ang ama mo do pag pumupunta ng Maynila? Ano po, sir? First na nakita ko po siya, sir, grade 5 po ako, sir. Inimbita po ako nung asawa niya po, sir, sa birthday po ni Papa. Mm-hmm. Tapos nakapunta po ako dun sa bahay nila, sir. So, unang nakita mo ang Papa mo, grade 5 ka? Opo, opo. Sir. Nasaan yung Papa mo? Sa probinsya, sa Maynila? Nandito po sa probinsya, sir, sa North Cotabato po. Nagtapos ka na ba? Or nag-aaral ka pa rin? Nag-aaral po, sir, second year college po. Nung ikay grade 5, nakita mo ang ama mo, tama? Apo, sir. Nasundan pa ba yon? Yung ano na lang po, sir, pagbalik ko po dito, August 15 po ata yun, sir. Nakausap po siya personal, sir. Yan po yung video. Mm-hmm. So, dalawang beses mo lang nakita ang ama mo? Apo, sir. Okay. So, tinatanggap ba ng ama mo na anak man niya? Alam niya ba? Apo, sir. Mm-hmm.
Opo, sir. Ano naman ang pakiramdam? Kumusta naman ang relasyon mo sa ama mo? At kumusta naman ang relasyon ninyong dalawa? Ama. Wala, sir. Ano, sir? Di ko po maramdaman yung pagmamahal po ng tatay na labis ko pong inaasam-asam na 20 years po. Okay. Kahit yun na lang po yung request ko, di pa po mapagbigyan, sir. Nung magkita kayo, okay ba kayong dalawa? Opo, sir. Sabi niya po, kamusta ka na? Tapos sinabi ko po na po yung ano ko, sir. Ba't ako pumunta dito, sir, para sa apelyedo ko po? Kasi po, mahirap na po yung apelyedo mapalitan pag nag-graduate na po ng college, sir, sa diploma po. Pumapayag naman po siya, sir, na palitan. Kaso daw po, magpapaalam daw po muna siya sa asawa niya. Pumayag naman po ako, sir. Pero yung usapan na po, sir, noong August 31, tinawagan ko na po siya para ma-process na po yung pagpalit ko ng apelyedo. Ang sabi niya po sa telepono sa akin, sir, huwag ko na daw po ituloy kung ano po yung bahala ko sa apelyedo ko na palitan ko, ano na daw po yung apelyedo ko, yun na lang daw po. Tapos tinanong ko po siya, sir, na bigyan po ako ng magandang dahilan para hindi na ituloy. Bigla po akong pinatayan ng telepono. Sino kumukontra na ang umaayaw na dalhin mo ang apelyedo ng tatay mo? Siguro po yung asawa, sir, kasi una naman po, parang na po si Papa, sir, eh. Tapos yung sabi niya magpapaalam muna po siya sa asawa niya. Doon po biglang nag-iip. Bago yung iip ng hangin, sir, na ayaw niya na po. Kasal ba ang mama mo sa ama mo o hindi? Hindi po, sir. Parang anak po ako sa pagdadalaga, sir. So, may asawa na ngayon yung papa mo? Opo, sir. May tatlong anak na po sila. May kapatid ka roon sa iyong ama? Opo, sir. Mm-hmm. Anong sabi ng ina mo rito sa gusto mong mangyari? Kung ano daw po yung nararapat sa akin, sir, gawin ko daw po kung ano po yung tama. Ano bang nakasulat sa birth certificate mo? Nakalagay ba kung sino ang daddy mo? Yung wala father? Po, sir. So, wala. Blank lang? Opo. Ilang taon that time yung mama mo? 20 years old daw po, sir. Ang papa mo, ilang taon that time? 22 daw po, sir, yung papa ko. Alam mo, Joshua, may proseso, ano? Hindi basta-basta pwede magpalit ng pangalan. Tawagan natin at kakausapin natin siguro dito yung ating abogado sa mga bagay na dapat ikay magabayan kasi legal to, ano? Hindi ako pwede magbigay ng payo kasi hindi naman ako abogado. Attorney Batas Mauricio, magandang hapon sa iyo, sir. Attorney. Magandang hapon po, Ginoong Bentulfo. Magandang hapon po sa sambayanan. Isang sangguni namin live ngayon yung kanyang isang 21 years old na binata. Gusto niya raw makuhang apelyido ng kanyang tatay. Kasi sa birth certificate, attorney, blanco, walang pangalan ng tatay. Kinikilala naman daw siya ng kanyang tatay na anak siya, taga Cotabato, at nung pinanganak siya, 20 years old lang yung kanyang nanay. Tapos yung kanyang ama, 22 years old. Gustong-gusto niya talaga, nagsusumamo siya na mabigyan siya ng apelyido ng kanyang tatay. Pwede naman daw bigyan siya ng pangalan sa tatay niya, pero ipapaalam muna sa bagong asawa, attorney. Anong nakikita mo rito? Payuhan nga natin, bigyan natin ng kunting solusyon at marami nakikinig sa atin, may mga ganitong klaseng sitwasyon. Ano bang karapatan kung meron? Ano bang dapat gawin? Una po, karapatan ng isang bata na habulin ang paggamit ng apelyedo ng kanyang ama. Isa po yan sa karapatang ipinagkakaloob ng Child and Youth Welfare Code, Presidential Decree 603 ng Family Code of the Philippines. At maging ng ating Kodigo Sibil ng Pilipinas, yung pong sinusugan ng Family Code of the Philippines. Nakalagay po dyan, kaya lang po yung karapatan na yun, Ginoong Bentulfo, mga kababayan, nakasalalay po ito una sa pagkilala ng ama. Pagka po ang ama kumikilala na anak niya ang bata at gusto niyang ibigay ang kanyang apelyedo sa bata, may wala pong makakapigil sa ama, maliban na lamang kung yung bata mismo tatanggi o yung ina ng bata sa ano pa mang kadahilanan. Pero karapatan po ng batang maghabol. Ano po ang mangyayari kung tumatanggi na yung ama sa ano pa bang kadahilanan na ipagamit yung apelyido niya sa bata na gustong-gustong magamit na ang kanyang apelyido at ipakilalang siya ay anak siya ng ama na kanyang hinahabol ang apelyido? Kung pwede po nang gawin, magsampa ng kaso sa husgado. Mm-hmm. Hindi po kasi magiging otomatiko, mga kababayan, sa isang batang naghahabol na ang apelyido niya mapalitan ng kanyang binabanggit na apelyido ng kanyang ama. Ito po ay issue ng tinatawag sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, Family Code of the Philippines, at maging sa Child and Youth Welfare Code Presidential Decree 603, yung pong paternity and filiation. Ano po ibig sabihin nun? Paternity, yung pong pagpapatotoo kung sino ang magulang ng isang tao. Filiation, pagpapatotoo kung sino ang kanyang mga anak. Dito po sa dalawang sitwasyong ito, makikita po natin
kailangan po, una, may pagsang-ayon ng bawat partido. Yung magulang at yung anak na mapagamit ang apelyido ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pagka po hindi pumayag, anuman ang dahilan, hindi na po magiging otomatiko ang karapatan ng bata na gamitin ang apelyido ng ama sapagkat kakailangan na po niya kumuha ng kautusan sa hukuman upang ang hukuman ang mag-uutos sa ama na ipagamit ang kanyang apelyido at kilalanin ng ama yung bata. Ano po ang kaso? Well, petition for recognition of paternity. Yung po ang mangyayari doon. Petition for recognition as a child nung bata. Kaya lang, gaya po ng ibang kaso, ginawang Bentulfo, kailangan may pagpapatibay yung bata na siya ay kinikilala na habol na ama. Halimbawa, yung pong pagkakapirma sa birth certificate, bagamat maituturing marahil na illegitimate ang status. Yung pong pagkakapirma sa baptismal certificate o di kaya sa iba pang kaparaanan ni pinakikita niya. May mga desisyon po ang Court Suprema nagsasabi, pagka bawat birthday nandun yung ama, kilik-kilik, may dalang regalo, at pagkatapos ay nagpapakitang giliw, lahat po ng yan magiging kabuuan ng ebidensya na kinikilala ng ama ang bata. Pagka wala po niyan, papano ngayon ang remedyo ng bata? Kakailanganin po magsampa ng kaso at sa kaso humingi siya nung tinatawag nating DNA test. Yun po ang proseso ginawang Bentulfo. Attorney, bibigyan ko ng pagkakataon ang mag-ina sa kabilang linya. Nakikita natin sila. Yes sir, yung ano po sir, sa pagsasampa po ng kaso para mapalitan po yung apelyido, sir. Yes, kailangan mong magsampa ng kaso sapagkat hindi na ito ordinaryong apidabit lang na gagawin ng kahit sino man, kundi kailangang pilitin ang ama na tumatanggi na ipagamit ang kanyang apelyido sa ano pa mang kadahilanan. Kaya siya man ang may gusto o siya man ang may pasya na huwag nang ipagamit sa iyo o pasya ng mga nakapaligid sa kanya na pangalawang pamilya o kung ano pa mang iba yan. Kakailanganin mo siyang sampahan ng kaso sapagkat iyong itatatag sa pamamagitan ng usaping ito na ang tunay mong ama ay itong hinahabol mo ang apelyido at tunay kanyang anak sapagkat meron kang pinagbabatayang mga ebidensya. At kung wala lahat ng yan, pupwede ka pa rin maghabol kung talagang nakakatiyak ka, lalo na nakakatiyak si mama mo na ito nga ang iyong ama, yung tinatawag nating DNA examination. Pag nagkapareho nako yung estilo ng DNA ng ama at saka anong anak, ay kahit tumanggi si ama, huli ka. Bibigyan pa rin ang karapatan ng hukuman. So yun yung mga sitwasyon. Ang pinakamabuti rito, ginawang Bentulfo, Joshua, at sa iyong mama, magsasampa po talaga kayo ng kaso. Ayun. Joshua, narinig mo? Yes po, sir. Si mama, si Maricel Posesyon, may tatanong ka ba yung mama mo? Gusto mong itanong kay Attorney Batas? Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po sa inyo. Tanong ko lang po kasi lahat po na nabanggit niyo po, wala po ako kasi college po ako nung nabuntis po. Oh, nabuntis na po ako. Kaya wala na po kami. Pagka po wala kayong lahat, misis. Wala po lahat. Ay, ginawang Bentulfo, pagka po ganyan ang sitwasyon, nandun po tayo sa ultimo remedyo. At ito na nga po yung pagsasampa ng kaso. Ayun. Bilang public service na lang siguro, Attorney, ano, pwede ba silang humingi ng serbisyo ng PAW or ano bang bagay na gago? Kasi wala, malayo sila sa atin eh. Tama po yun, ginawang Bentulfo. At available po ang kanilang serbisyo sa mga ganitong nangangailangan. Kaya lang po, ang pasubali lang po dyan, pagka po kasi petition for recognition of paternity at gagamit ng DNA exam, eh kakailanganin po nilang maghanap ng laboratoryong medyo mura-mura dahil napakatindi po niya. Ngayon, po pwede rin po sila sa libreng abogado ng Integrated Bar of the Philippines IBP. Doon sa kanilang IBP chapter. O di kaya, po pwede rin po sila doon sa iba pang mga legal assistance offices dyan po sa kanilang lugar para makatulong po sa kanila. Well, salamat Attorney sa pagbigay lina mo kasi parang gusto lang natin malaman kay Joshua. Joshua or kay ito naman sa nanay Maricel, meron bang ari-arian yung si Papa ni Joshua or yung si Leonard? Sir, ano, may mga property po sila na mga ano po, palayan po. Ayun. Ano tingin mo Attorney? Kaya po marahil tumatanggi yung Ibang pamilya na ipagamit ang apelyido. Kasi po, magiging ano po yan, magiging batayan po ni Joshua at ni Marcel na maghabol para dun sa bata. Iisip po marahil na
alisin ng babae na ang anumang karapatan ni Joshua para maging bahagi ng makikibahagi sa mga ari-arian ng lalaki pagka ito ay namayapa na. Medyo masalimot po ang kwento. See, nakita niya, yung hubot-hubad na katotohanan, mapait man sabihin, katotohanan pa rin, mas practical yung sinasabi mo. Kasi parang medyo, pag ganitong labanan, marami kayong dadaanan, Joshua. Pag-isipan mo, kasi tanging ikaw lang makapag-desisyon, yung abogado na mismo sinabi, marami kang magagawa, pero kung ang habol mo rito doon sa sinasabing property, eh, karapatan mo rin yun. Kaya lang medyo, baka yung matatapos dito ang panahon na parang naghahabol kayo. Pero kung talagang malaking ari-arian, may yaman pa na dapat gusto mong tingnan, may karapatan ka pa rin. Kaya lang, gagastos ka rito, Joshua. Anong tingin mo, Maricel? Naawa po ako sa anak ko. Ay, kahit naman ako naawa. Ay, Joshua, ayaw na nilang magkaroon pa ng kabahagi o kahati dyan. Attorney, maraming salamat sa iyo. Ay? Maraming salamat po, Ginoong Bentul po. Maraming salamat sa ating mga kababayan dito po sa Bitag. Kung naitaguyod mo, Joshua, at napaaral ka ng nanay mo, at yan, college ka na, magtatapos ka rin sa karera mo, hindi mo na kailangan yung walang kwenta yung ama mo. Hindi mo na kailangan sila. Mabuhay ka na lang sa bagay na kung anong meron. Pero kung nag-aasam-asam ka doon sa sinasabing karapatan mo, ilalaban mo muna, patutunayan mo muna yan. Hahabol ka, medyo kaso-kaso muna yan. By then, maraming nasayang na oras. Kung ako rin magsasabi sa'yo, tuloy mo lang makapagtapos ka. Pag-isipan mo na. Pagka nakapagtapos ka na, balik ka doon sa tatay mo, sabihin mo, Pa, nakapagtapos ako. Kahit na napakawalang hiyamong tatay ka. Nasa sa'yo, Jesus yun, Joshua. 21 ka na. Okay, Maricel, hanggang dyan lang naman ako. Kasi ang desisyon ninyo mahalaga. Kung palagay niyong, well, mahalaga sa amin, ilalaban namin, sino ba naman ang pipigil sa inyo? Karapatan niyo yun eh. Okay, pag-isipan niyo na maayos. Pero Joshua, huwag mong sayangin yung panahon ng pag-aaral na hinahabol mong tatay mo na ayaw kang kilalanin. Napaka, ay, Jesus Maria Jose. So, babalikan namin kayo at titingnan natin kung anong desisyon ninyo kasi hindi naman namin kayong pwedeng pilitin. Unless kung may sasabihin ka pa, Joshua. Wala na po, sir. Salamat po. Well, oo lang ano man. Salamat din na nagtiwala ka sa amin. Kaming nilapitan mo, libre ang mga tanong. Sasagutin namin sa abot naming makakaya. Kung hindi man kami makakilos, may batas tayo riyan. Kaya nga, may bitag at batas. Maricel, nakatulong ba kami sa iyo, Maricel? Opo, sir. Salamat po ng marami po. Okay ba sa iyo, Joshua? Opo, sir. Magpapasalamat kami sa inyo. Anytime, tawagan niyo lang kami. Alright? Opo, sir. Salamat po, sir. Salamat po ng marami, anuman. Sir. Alright. Higit sa sumbungan, imbestigahan. At anumang reklamo o anumang isyong paglilinaw o mga problema, solution legal, meron din kami dyan. Nagbibigay ng linaw. Katuwang natin sa Atty. Batas Mauricio. Aragi isang pambansang sumbungan, kakaibang public service sa telebisyon at sa digital media. #ipabitag mo.